Good day, everyone. This is the second lecture of IE212, or the Work Study and Measurement subject. So, nung nakaraan, na-discuss na natin sa lecture 1 ang nature ng work at ang work study, hanggang doon sa objectives and purposes nito. So, doon, nabigyan natin ng emphasis ang pagkocompute ng total time of a job, kung saan kinakategorize natin yung basic work content and excess work content. So ngayon, merong isang application sa work study, itong tinatawag na methods engineering techniques, na magagamit natin para mas mapag-aralan pa natin at mas ma-analyze natin yung trabaho na nagko-concern sa atin. Okay? Kasi as IE, yun yung work natin sa company. Ang pag-aralan, i-analyze ang mga trabaho upang optimal yung magiging resulta nito. Okay? So, ang una dito, yung job task process selection. So, kabilang niya yung data gathering and statistical analysis tools. Kasi nga, di ba, sa ating stat, natutunan natin kung paano ba mag-gather ng data. Okay? Tapos, dito kasi sa work study, kailangan mo munang mamili. Okay? Mamili ng trabaho o ng gawain o ng proseso na dapat mong pag-aralan. Kasi kalimitan dito, ang pinipili, yung pinaka-critical. Okay? Sabihin, yung pinaka-part ng process ng company or operation ng company na kinakailangan ng improvement. Okay? So, yun, naalamin natin or iimbestigahan. Gamit nga itong data gathering and statistical analysis tools. So, una, sa job task process selection, so, ito yung mga consider natin. So, it must involve following considerations. So, yung first step is to, ayan, selection netong job task and process. Okay, so mamimili tayo kung ano ba yung pag-aaral natin. So, it involves the following considerations. So, una yung economic considerations, pangalawa, technological consideration, and human consideration. So, isa-isahin natin ito. Ayan, kapag sinabi mong economic consideration, ito yung cost effectiveness. Kasi nga, meron na tayong pag-aaral dito ng ekonomiya. Okay? At sa ekonomiya, pinag-aaralan yung effectiveness ng cost. Okay? So, saan nakikita yung effectiveness ng cost? Siyempre, kung may nabe-benefit doon, yung pinag-gastosan ng company. Okay? So, sabi dito, to check whether or not the work-study application could pay. Eh, na kung bibigyan nung pag-aaral ng work-study ng benefits yung company. Kasi kung hindi naman makakapag-benefit sa company yun, huwag na nating isagawa yung pag-aaral na yon. So, alamin natin yung mga pag-aaral na makakapagbigay ng benefit sa company sa pamamagitan ng pagbabawas ng cost. Okay? So, for this, key profit-giving, costliest operations with largest waste scrap should be attacked first. Ayun. So, yan yung i-consider natin. Yung tinatawag na yung pinaka nagre-resulta. Okay? Process na nagre-resulta sa mahal na operasyon. Okay? Ibig sabihin nun, maraming waste dun, maraming nasasayang na resources ng company. Pwedeng nasasayang oras, nasasayang yung materials, yung raw materials, yung pera. Okay? So, yun yung tatargetin natin na process dun sa operation ng company. Kumbaga yung pinaka-critical part ng operation. Next, bottleneck operations. Ayun, pag sinabi mo kasing bottleneck, 'di ba? Pag sinabi mo kasing literal na bottleneck, 'di ba? Makipot sa bote kasi makipot yung liig ng bote, 'di ba? So, sa process naman, yun yung makipot o yung nagpapabagal sa proseso. Okay? Na parte. So, yun yung pinaka-targetin natin para syempre lumuwag, dumalo yung flow, tumaas yung productivity ng company. Kasi kapag nababagalan yung oras kasi resource, isa yan sa mga resources ng company, mahalaga yan. Time is money para sa company. Kaya dapat smooth yung flow ng operation ng company. So, yun yung mga tatargetin natin. Ano pa? Repetitive operations. So, yung mga nauulit na mga gawain or operasyon. So, ibig sabihin kasi, pag nauulit, pwede naman pala tanggalin yun. Okay? So, halimbawa na lang sa isang assembly, halimbawa, nag-assemble ng product, hindi na pala kailangan pang idikit yung isang part kasi wala naman pala siyang function. Okay? So, nauulit lang siya. Kasi ibig sabihin, yung function niya, nasa-serve naman nung ibang
parte ng process. Okay? So, halimbawa, itong part, process A tsaka process B, pareho lang pala yung purpose na sineserve nila eh. Pareho lang silang nagbibigay ng isang characteristic. Okay? Same characteristics sa isang product. So, pwede natin yung tanggalin yung yung A or B na process kasi pareho lang sila. Nagkakaroon tayo ng redundant. Okay? Nauulit, redundancy, nauulit yung process dahil nga nauulit din yung purpose. Okay? So, halimbawa na lang nun is yung paggamit ng mga finishing materials katulad ng paint. Okay? So, paggagamit ng paint, marami kasing klase ng paint, di ba? So, pag hindi mo alam kung anong klase ng paint yung gagamitin para sa finishing material, finishing touches, okay? Pwedeng tumagal pa yung proseso, okay? Pwede pang tumagal yung proseso. Wherein, kung alam mo kung ano yung tamang paint na dapat i-apply mo, hindi natatagal yung proseso. Halimbawa, nag-apply ng surface finish paint yung isang worker. Tapos, nag-apply din siya ng paint na pampakintab, okay? So, dalawang beses pa siyang nagpintura. Pero, meron naman palang pintura na meron ng surface finish tsaka yung pampakintab. So, 2-in-1. So, kung gagamitin yung 2-in-1 na yun, edi mas mapapabilis yung process. Kumbaga, hindi magkakaroon ng repetition ng process na same lang din naman ng purpose. Okay? So, yun yung dapat tatargetin natin ng mga parte ng operation. Next, repeated material handling operations should be studied. Ito, sa ano namang example ng repeated handling operations. Yan yung pagpapasa-pasa ng mga products o workpieces, mga workpiece, yung mga ginagawang products sa company. Halimbawa, sa station 1, gagawin nyo yung parts 1 to 5 ng product. Tapos ililipat niya kay station 2, gagawin naman nun yung parts 6 to 8, mga ganun. So, by parte. So ngayon, kung mami-minimize natin yun, kung mailalagay lang natin dun sa unang station, yung lahat ng proseso, hindi na siya magpapalipat-lipat. Kasi pag nagpapalipat-lipat pa, nagkakaroon na nga ng repeated material handling. Okay? So, ginawa na dito, ginawa pa doon, sa kabila, gagawin pa sa kabila, di ba? So, kung mami-minimize natin yun, kung matatarget natin yun sa ating study, okay? Mababawasan yun, yung pagkaulit ng material handling. Okay? Siyempre, pag nabawasan yun, tataas yung productivity ng company kasi makakasave ng time. Dito sa material handling, importante dyan, tandaan nyo yung mga equipments. Okay? So, ano-ano yung mga equipments sa material handling? Yun yung mga sumusuporta kung saan mapapanatili yung quality ng product. Okay? Na hindi siya nasisira. Halimbawa lang sa warehousing, yan, yung material handling. Gamit na gamit yan sa warehousing kapag kayo ay nakapagtrabaho sa isang warehouse. Kung saan dapat alam nyo kung paano ba hinahandle yung mga finished products o yung mga raw materials. Halimbawa, may isang raw material na hindi pala pwedeng ipaleta. Bakit hindi siya pwedeng ilagay sa paleta? Di ba yung paleta yun yung sinusuro ng forklift? Okay? So, bakit siya hindi? Kasi madali pa lang mabutas yung packaging ng raw materials na yun, okay? So, aalamin natin. Kasi yun yung nagiging problema. Madalas sa warehouse, eh, nakapagtrabaho na ako dyan, eh. Ang problema dyan, maraming tapon ng raw materials kasi minsan nasusuro pa ng forklift, nabubutas. Okay? So, sayang, malaking kabawasan yun sa pera ng company. Kasi yung raw materials na natapon, pwedeng walisin siguro, kukunin, i-retrieve. Pero nga, yung oras na rin ng pagre-retrieve. Masasayang. So, ang dami. Usbong-usbong na yung mga delay pag nangyari yun. Okay? So, dapat, sa material handling pa lang, dun sa paghahawak pa lang ng mga materials, ay efficient na dapat and effective. Walang nasasayang. Tama yung pag-i-store. Kasi yung iba, minsan, dapat nasa malamig na temperature. Eh, hindi mo pala alam yun. Masisira siya. Okay? So, yung material handling na yan ay gamit na gamit. Okay? Sa warehousing. So, next, for locating most important operations. Ayun. Gumagamit ng Pareto analysis. Okay? So, itong Pareto analysis, didiscuss natin dito ngayon yan. Ito, yung Pareto analysis. Jump muna tayo dito sa slide 7. Okay? So, discuss natin. Yung Pareto analysis, yan, history niya, named after Vilfredo Pareto, Italian economist. He observed in 1906 that 20% of the Italian population owned 80%
of Italy's wealth. So meron ditong concept ng 2080. Okay? So yan yung gagamitin dito. So ano ba 'yon? So isa yung Pareto analysis, isa siya sa 7 tools of quality management. So ano-ano ba yung mga tools ng quality management? Andiyan yung cost and effect diagram, yung fishbone diagram, yun yung cost and effect diagram. Tapos meron pang check sheet diagram sa IQC nyo, okay? Sa subject na IQC, mapag-aaralan itong mga tools of quality management. Tapos, mga control charts, okay? So, dito may mga charts din tayong pag-aaralan, yung marami. Ano pang example nito? Yung mga histogram, scatter diagram, okay? So, isa nga dito yung Pareto chart. So, yun yung mga tools of quality management. So, statistical technique ito sa decision making for selection of limited tasks. So, magseselect ka lang, which have significant overall impact. Kasi hindi mo naman maseselect lahat. Kumbaga, magpo-focus nga lang tayo kasi nasa selection pa nga tayo nung pipiliin natin na parte ng operation na pagtatrabaho, na pag-aaralan natin. Okay? So, i-assess muna natin kung ano ba yung significant overall impact noon nung mapipili natin. So, merong statistic dito. Next. So, ito yung pinaka-principle niya. Doing 20% of work generates advantage of 80% of entire job. So, ganoon. Kumbaga, konti lang yung gagawin natin, pero malaki yung magiging output niya. So, explain ba natin? In terms of quality improvement, large majority of problems, 80%, are created by a few causes, 20%. So, yun yung sinasabi dito, guys. Na yung large problems daw, large percentage of problems, so yung karamihan ng problems sa company, kinukos lang yun ng mga maliit lang na porsyento ng mga problema. So, halimbawa, maraming problema, may 100 problema, okay? So, yung 20 na problema lang daw doon, dapat yung pag-focusan natin. Siguro, approximate 20 lang. Kasi yung approximate 20 na yun, yun yung nagkukos nung 80 na problema, okay? 80 problems pa. Ibig sabihin, yung 80 na yung 80, causes lang yun, okay? Causes, yung effects lang pala yun, okay? Yung 80, effects lang yun. Samantala yung 20, yun yung causes. So, doon tayo magpo-focus. Kasi minsan, hindi tayo nagpo-focus doon sa root cause, eh. Okay? Yung pinaka cause. Kumbaga, nag-jump na tayo agad sa effect. Diba? Gumagawa tayo ng solusyon dun sa effect, pero yung cause, hindi natin na gagawa ng paraan. Halimbawa, may leakage. Okay? May leakage sa isang tangke ng palm oil. Halimbawa, yung palm oil kasi malaki yung storage dun sa company. Malaki yung tangke. Ngayon, may leakage. So, ang naisip mo, gagawa mo ng solusyon. So, paano ginawa mo solusyon? Araw-araw, sinasabihan mo yung tao mo, yung worker mo, na lilinisin yung leakage. Eh, ano lang yun, 80% lang yun ng, kabilang yung problem ng leakage sa 80% lang ng problema. Dapat doon ka pupunta sa pinaka-cost, sa 20%, okay? So, ano yung cost na yun? Sira pala yung pump. Okay? Yung pump na syempre, yung pump yun yung nagpapadaloy kasi pinapump nga niya yung palm oil dun sa tubo. Sira pala, doon pala nagli-leak. So, yun yung pinaka-20% na dapat pag-focusan. Huwag mong isolusyonan yung paglilinis. Okay? Doon ka sa kung paano maaayos yung pump. Okay? So, ganun yung ibig sabihin nito. So, ayan. Meron ditong separating the vital few from the trivial many. So, ayun na nga. Kasi nga, yung 20%, yun yung mga vital na dapat nating punterehin. Okay? Para mawala na rin yung mga trivial many. Kasi sila, yun lang naman nagkukos eh. Okay? So, eto nga dito sa chart, tingnan nyo, 20% lang yung output, tapos yung input 80. Okay, so ayaw natin ng ganun. Okay, gusto natin, yung input natin 20% lang. Kumbaga, yun yung sinolusyon na natin, pero yung output naman 80. Okay? Next, a Pareto chart is a series of bar charts of bars whose heights reflect the frequency or impact of problems. So, yun, so bar chart ito, guys. At kada height niyon, okay, nare-reflect niya yung percentage o yung epekto, okay, kung paano ba nag-i-impact yung problem doon sa operation ng company. So, the bars are arranged in descending order of height from left to right. Okay, so, pababa siya. Dapat. So, bars on the left are relatively more important.
So, mas important naman talaga yung nasa left kasi yun yung pinakamataas than the bars on the right kasi pababa. Next, separates the vital from the trivial. Okay, so sa pamamagitan nito, masiseparate na ngayon natin yung pinakamataas dun sa mga trivial. Okay? Kasi kalimitan, yung pinakamataas na problema, yun yung nagkukos ng mga maliliit na problema. Okay? So, how is Pareto chart constructed? For example, if a business was investigating the delay associated with processing credit card applications, the data could be grouped into the following categories. So, halimbawa, meron daw credit card company, may problema sila. Okay, so, para imbestigahan na iyon, iimbestigahan yung problema na iyon, nagkakumalap, okay, kumalap ng data. Ito yung mga data na iyon. Yung no signature o isang problema yan, wala daw pirma siguro dun sa application form ng client, walang pirma, wala ding residential address, tapos hindi valid, okay, hindi daw valid yung residential address, siguro hindi tugma yung address doon sa ID, tapos non-legible handwriting, ibig sabihin hindi nababasa yung pagsusulat dun sa form, tapos already a customer, o ibig sabihin customer na siya. Okay? And others. So, kasi pag sabing customer na siya, eh, bakit mo pa ipaprocess yung application? Eh, customer na nga. So, ibig sabihin na ulit. Ayun. So, dito sa step 1, ilalagay natin siya sa table. Okay? So, record the raw data. Ayan. Ito yung mga problema ng category. No addresses, non-legible writing, current customer, no signature, and others. Okay? So, ito yung mga frequency niya. 9, 22, 15, 40, and 8. Okay? So, next. Yan. I-order natin yung data. Diba sabi, descending order. So, yung pinakamataas dito sa una, yung no signature, 40. Sumunod na mataas, yung non-legible writing, 22. Current customer, 15. Tsaka yung no address, 9. And other, 8. Okay? So, na-arrange. Step 3. Determine the percentage that each category represents. Okay? So, ipi-percentage natin. So, paano nakakuha yung percentage niyan? So, i-average mo lang, okay? Kukunin mo lang muna yung total nila. So, plus mo, 40, plus 22, plus 15, plus 9, plus 8. Okay? Okay, so, total niya, 94. Tapos, kukunin mo lang yung percentage. Yung mangyari, 40 divided by 94. So, ang lalabas dun ay 42.55. So, dito, round up na, 43%. Okay, so kukunin mo lang yung mga percentage ng kada isa. Step 3. Next, step 4. Determine the percentage that each category represents. So, dito, di ba, meron na tayong percentage. Dadagdagan lang natin yung cumulative percentage. Okay, so pansin nyo, di ba, dito ka magsisimula sa una, 43% yung nasa taas. Paplus mo lang dito sa 23% kasi nga cumulative. Okay, 66 plus 16, 82 hanggang 100%. Ibig sabihin lang nito, yung 'di ba sa stat natin, yung GTech tsaka LTech na pag-aralan natin, yun yung dito mapasok yun sa cumulative frequency percentage. Okay? Kung baga kung saan siya nabibilang na percentage yung problem na yun. Okay? So yun yung step 4. Next is step 5, prepare and analyze the diagram. So, siyempre gagawin na natin tong diagram tapos i-analyze na natin. So, dito, papansin nyo sa y-axis or sa vertical axis yung frequency. Okay? Tapos, sa x-axis or sa horizontal axis yung mga problema. No signature, eligible, current customer, no address, other. Okay? So, dito, napansin natin na yan yung mga bar charts, descending order. Okay? Mula sa mataas, pababa. Tapos, hindi lang bar chart to kasi meron siyang ano, may dot. So ano yung nagre-represent ng dot na to? Yan yung nagre-represent ng cumulative frequency. Okay? Cumulative frequency kung saan nabibilang itong mga frequency na ito, kung saan percentage nabibilang. Okay? So dito para natin ma-apply yung 2080. Okay? So ano yung So dito ma-apply natin siya sa pamamagitan ng siyempre, yung pagse-select ng pinakamataas na frequency. Ibig sabihin, yun muna yung pinaka-unahin natin na problem. Okay? Kasi yun yung pinakamataas eh. So, siya yung magsisilbing. Okay? So, yun muna yung unahin natin kasi yung pinakamalaking percentage dito. So, ibig sabihin, sa lima na to, okay? Halimbawa, lima yan, di ba?
sa 2, 3, 4, 5. Limang bars na yan. So, itong pinakamalaking percentage nung occurrences, nagre-represent lang siya sa 20%. Kasi, di ba, ang 1/5, 20%. Ibig sabihin, 20% na to, may kahit isang bar lang yan, nagre-represent naman yan doon sa malaking impact. Okay? Kaya nga 20/80. Okay? So, ito yung pipiliin natin, yung pinakamataas muna. Ito yung tatargetin natin. Okay? So, the Pareto principle in work life. So, the problem solving, magagamit nga natin yan para makapag-focus tayo doon sa pinaka-critical na parte ng operation sa problem solving. To-do list of the day, kung paano mag-prioritize. Okay? Passion, sa passion na rin. So, relationship, discuss natin yan. Cut the clutter. So, isa-isay natin. So, sa problem solving, Pareto analysis can really help in identifying the most critical problem to solve as well as the level of criticality. Ayun, kasi nga, in-arrange natin yung pinaka part ng operation na mayroong problema na malaking impact sa company. Okay? So, nakapag-prioritize tayo. Next, identify and list problems in their cause. And their cause. So, syempre, hindi lang naman basta nilagay mo no signature doon. Anong cause? Bakit no signature? O baka dahil hindi na naipalawanag yung form na dapat lalagyan ng signature. Okay? So, ganoon. Ganoon tayo dapat mag-imbestiga ng problema. Next, to-do list of the day. So, estimate value percentage in terms of goal achievement or satisfaction against each of your tasks for the day. Email, customer calls, reports, specific tasks. So, dito kasi, mainam na each day, mayroong goal, okay, yung isang company. Kaya nga, ini-encourage ng management na dapat bago magsimula nga yung operation ng company, kada department nagkakaroon ng toolbox meeting. 10 to 15 minutes toolbox meeting bago magtrabaho. Tapos, ganun din naman, 10 to 15 minutes of toolbox meeting pagkatapos magtrabaho. Siyempre, bago magtrabaho para malaman kung ano ba dapat ma-achieve that day. At, siyempre, mare-recall pagkatapos magtrabaho kung na-achieve ba. Kasi kung hindi na-achieve, dapat ma-achieve next day. Okay? So, dapat may toolbox meeting din. So, magagamit natin yun sa to-do list of the day. Okay? So, what 20% of the task listed contribute to 80% of the goals you seek to achieve? Okay? So, yun yung muna alamin mo. Yung pinaka, kumbaga, 1 out of 5, yung isa na yun yung pagpo-focusan mo kasi 20% ngayon. Pero yung isa na yun yung nag-i-impact, okay? Nag-i-impact siya, pinakamalaking impact kumpara dun sa 4, okay? 1 out of 5. So, concentrate on this task first in your most productive period of the day. Ayun, para magkaroon ng concentration sa ginagawa natin. Kasi kapag walang concentration, ang tendency niyan is hindi natin matatapos yung mga gawain natin. Next, sa passion naman. Certain activities account for the greatest amount of happiness and satisfaction. These activities are the ones that feel most passionately about. Ayan, so kung mag-analyze din tayo ng passion ng worker natin o kahit yung passion natin sa trabaho, magagamit natin yung Pareto analysis. Okay, kasi nga pag ginagawa natin yung work na gusto natin, is natatapos natin yon to the best way of possible na pwede natin gawin. Kasi may passion tayo dun eh. Natutuwa tayo, nasasatisfy tayo sa ginagawa natin. So, pwede natin magamit dun yung Pareto analysis. So, once you have identified your passions, be very careful of time spent on those 80% activities that produce little satisfaction for you. Okay? So, yun na nga. Kapag na-identify mo muna yung nagbibigay sa'yo ng kasiyahan, okay? Dapat maging maingat tayo dun sa 80% na hindi naman nagbibigay. Okay? O maliit lang yung binibigay na satisfaction sa atin. Halimbawa, ano ba yung mas matimbang sa'yo? Okay? Ano mas matimbang? Yung work mo ba? Career? O family mo? Okay? So, nasa iyo yun. Kung ano nagbibigay sa'yo ng passion or happiness and satisfaction. So, no one really benefits if you are not happy or passionate about what you're doing. Okay? Kasi nga naman, kung di ka masaya, parang wala din yung ginagawa mo. Apply Pareto to not only find your passion, but also pursue them by comparing the result against the effort you need to put in. Ayun, so magko-compare ka pa nung mga efforts. Hindi lang kung gaano mo ba kagusto iyon. Okay?
Siyempre, nandun din naman sa effort. So, example niyan is, yung isang bagay, mahalagang mahalaga sa'yo. Alam mo, yung karir mo, mahalagang mahalaga. Siyempre, yung effort niyan, malaki effort mo dapat yan. Okay, pagpapagura mo yan. Samantalang sa pamilya mo, alam mo, birthday ng kamag-anak, ng kapatid mo, okay? So, yung kahit konting effort lang yun. Pero, napapasaya ka naman ng kapatid mo kasi masaya kayo sa pamilya nyo. Okay, so, ganun sa pagtitimbang-timbang, dapat ina-apply din natin yun sa Pareto, Pareto chart, okay? So, yung pag-a-apply ng effort na gagawin. O, halimbawa sa trabaho naman. Ano ba yung main goal ng company? Ano yung pinaka-main mission niya? To satisfy customer satisfaction ba? O kaya, o to produce more volume. Ibig sabihin, ano ba yung mass mission niya? Makapag-produce ba ng quality kaya nga nagugustuhan ng customer? O makapag-produce ng maraming volume kahit minsan na na-oversee na o nawawala ng quality. So, yung ganun. At ano yung mga effort na dapat i-exert doon sa paggawa ng maraming volume, sa pag-maintain ng quality, ano yung mga effort. So, ganun, kasama yung effort. Okay? Next is relationships. So, 20% of the people you know give you 80% of your joy and support. Okay? So, siyempre yung pamilya natin. Kasi mas marami tayong kilala. Hindi naman sila na nagbibigay ng malaking percentage ng joy and support. Siyempre yung pamilya natin yung maliit na parte na yun ng mga tao pero nagbibigay ng malaking benefit sa atin. So, observe your friends, office colleagues, and social circle. So, ayun na. So, dapat mapagmatsyag o observant din tayo. Kasi nakaka-apekto yun sa atin eh. Bawa, napabarkada ka doon sa mga tamad sa trabaho. Magiging tamad ka din sa trabaho. Okay? So, compare that to the amount of stress or joy you are getting in return. Ayun. Andun pa rin yung comparing. Okay? Next, cut the clutter. So, ano yung clutter? Diba, ito yung mga makalat. Okay? So, most people only use 20% of what they own on a regular basis. So, ibig sabihin, yung mga gamit natin, okay? Ang ginagamit lang natin dyan is 20% lang pala. So, meron pala dyan mga dapat i-dispose na, ipamigay na, itapon na kasi hindi naman natin nagagamit eh. Okay? So, yung mahalaga lang. So, dito na ngayon pumapasok yung ano eh. Yung 5S, okay? Pwede natin makapag-apply ng 5S. Alam nyo ba yun? Yung principle ng sa Japan, yung set, sort and order, shine, standardize, and sustain. Okay? Sabihin, pumapasok itong cut the clutter sa sort. Sabihin, kailangan mong i-sort yung mga hindi mo na nagagamit sa nagagamit mo. Okay? Kasi kumakain pa ng space eh, yung mga hindi nagagamit ng company. Halimbawa, may equipment na hindi na nagagamit. Okay, so dapat binibenta na 'yon. Hindi na pinapabulok sa storage. So a good part of the other 80% is things we used in the past or we think we may use in the future. So 'yun naman yung good part ng 80%. Sabihin, kung pwede pa palang gamitin, dapat ma-maintain mo, pwede pa palang magamitin. Huwag mong papabulokin yung equipment, halimbawa sa company. So meron din kasing use yung mga luma. Okay, yung mga 80% na hindi na nagagamit ngayon pero magagamit pala in the future. So this basically means that about 80% of our possessions just sit around every day doing nothing more than gathering dust or occupying space. Ayun. So yung iba yung more ano kasi marami tayong resources na hindi pala natin nagagamit. Kasi hindi naman natin kayang gamitin yun sabay-sabay, 'di ba? Sa isang araw lang. So dapat matuto tayong mag-prioritize at bawasan yung mga kalat o yung mga hindi na nagagamit. Take a look at your desk, cardboard, files of your computer. If you have not used something in the past year, it is highly unlikely you will ever use it. So, lighten your load, throw, delete, donate that 80%. So, yun nga. Dapat, kung di na ginagamit, ipamigay, okay, tapon na. Okay, so ganun yun. Para, magkaroon ngayon ng bagong space para doon sa magagamitin mo ulit. Or, yung mga magagamit mo sa present. So, conclusion ng Pareto, it breaks a big problem down into smaller pieces. Okay? Kasi nga, kinakategorize niya yung mga problema according sa impact. Identifies the most significant factors. Ayun, kung ano yung pinaka nag-i-impact na identify. Shows where to focus effort and allows better use of limited resources. Ayun, kapag nakapag-focus kasi tayo dun sa pinaka-problema, kukunti lang yung gamit natin resources kasi dun naman tayo nakapo-focus. Okay? Helps to separate the few major problems from the many possible problems. Ayun, so categorizing pa rin.
Okay, so next part na, recording the facts, diagrams, and charts. So, ano mo yung mga diagrams and charts na ito? Para ma-record natin yung mga nangyayari sa company. So, first is recording the facts. Related to the existing process or job, all the facts should be recorded accurately. So, dapat existing, yun yung una. Kasi kapag hindi man nag-exist, eh, imaginary lang yung na-record mo. Okay? So, at dapat totoo. Kaya nga facts. Tapos, accurate. Sabihin ko, ano yung measurement? Dapat yun din yung measurement nung na-measure. Yung measurement na ginagamit sa current process, yun din yung measurement na nakasulat doon sa analysis mo. Okay? So, next. Tools of fact recording are, so ito, yung mga charts. Ano-ano ba to? Which may be of two types. Una yung based on sequence. Ano yung mga charts na based on sequence? Una, itong outline process chart, flow process chart, two-handed process chart, yung left and hand, right hand chart. So, ito yung didiscuss natin ngayon. Ito namang based on time scale, ito yung didiscuss natin sa susunod, yung multiple activity chart, SIMO, or the simultaneous motion chart. Okay? So, sa diagrams naman, which may be of the following types. Una yung flow diagram. Ito sa motion natin, motion study natin gagamitin. String diagram, travel chart, cycle graph, and chronocycle graph. Okay? So, punta na tayo dito sa process chart symbols. So, yung ASME has recommended 5 standard symbols to be used on process charts given below. So, yung ASME ay American Society of Mechanical Engineers kasi sila yung unang gumamit nito. So, ito daw yung circle, nagre-represent siya sa chart ng operation. Pag nakita kayo ng circle o bilog, operation yon. So, yun yung main steps of the task job involving modification or change. Ibig sabihin, kung may nababago ba sa product, okay, so process yon or operation yon. Tapos, sumunod na symbol ay itong inspection, yung square, okay? So, checking quality and quantity. So, pag may nag-check, okay, may nagko-compare sa standard, yon inspection yon. Makikita nyo sa process chart yon na square. Next, ito namang arrow, yung transportation. For movement and persons of materials. Kung may movement, so yun yung, di ba, yun yung excess rin kasi yung movement, di ba? So, dapat ma-minimize din natin yan. So, yun yung transportation. Okay? Arrow siya. So, next is itong letter D. Pa-letter D siya. Delay or temporary. Temporary delay ito ah, kasi mayroong permanent delay. Pag temporary delay, waiting time of operators or materials. O, halimbawa nga, yung nasabi natin nakaraan, hinihintay natin na uminit yung oven, so wait, temporary lang naman yun, yung delay na yun. Samantala, itong storage or permanent delay, itong inverted triangle, for controlled storage involving authorized issue, receipt, or of material, etc. Halimbawa, yung company na pinasukan nyo ay, nag-ano sila, nagbobodega, nag-warehousing. So, yun yung permanent delay, okay, or storage, pag napunta sa storage, okay? So, next, note, for two parallel events, so, both are shown in one joint or combined symbol. Halimbawa, magka-combine na, ito yung sinasabi natin na kung pwede namang i-combine yung operation doon sa inspection, why not, diba? Habang nag-o-operation, may inspection na rin para mapabilis yung oras, simultaneous ginagawa. So, ito yung symbol niya. Circle, tapos merong square. So, sama lang yung circle tsaka square. Merong circle sa loob ng square. Okay? Yan, nag-generate lang natin. So, first is yung outline process chart. So, ano ba yung outline process chart or OPC? So, it uses only two symbols. So, dalawang symbols lang ginagamit dito sa OPC. Yung operation lang tsaka itong inspection. So, ito ay circle and square. Okay? So, it provides overall picture of the process, job, or task. Kaya nga siya outline. Kumbaga, in-outline mo yung overall. So, primarily, it is used to show the sequence of operations and inspections for manufacturing or an assembly kinds of jobs. Okay? So, yung sequence yung pinapakita nito. So, anong example? Ayun. So, example na ito, gato. Outline process chart. Halimbawa, merong parte ng product. Ito, part number niya. Ito yung tawag sa kanya, R.35XX. So, yung part name niya, ito, so code lang ito, yung number na to, parang pinaka-code or number. So, yung part name niya, riveted plate assembly. Okay? Tapos, yung location niya, sa assembly shop.
yung method niya, present, yung ginagawa ngayon. Tapos yung charted by, ito kayo kung sino magmuha ng chart. Tapos approved by kung sino yung superior nyo, yung nag-a-approve. Halimbawa, supervisor ka, yung manager nyo. Okay? Siya yung mag-check. So, papansin nyo dito, ayan, may mga symbols tayo dito na arrow. So, meron daw 2 rivets and merong 3 diameter. Okay? So, 3 inch diameter times 10 long. So, 3 units diameter times 10 long. So, yan mga specification yan. So, next naman, yung plate 2 called work steel. Okay? So, lakihan natin. Plate 2 called work steel. So, ito yung specification niya. Sumunod, yung plate 1 called work steel strip. 30 wide times 40 thick. So, may mga specification yung flow dyan nung mga materials. Tapos, and pumunta siya, ito pumunta agad dito kay process between 5 and 7. Tapos, itong pangalawa, process 4 muna siya. 4, 5. Tapos, meron siyang inspection, yung number 2. Okay? Kasi, ano yung square eh. Yung pangatlo naman, yan, pumunta siya sa process 1, process 2, process 3. Tapos, nagkaroon ng inspection dyan. Pumasok si pangalawang materials. Tapos, nagkaroon ng operation. Pumasok si pangunang materials. Yan, nagkaroon ng operation. Hanggang dito ngayon sa dulo. Okay? So, yan, inspection yan. So, ito yung summary. Kung ito, bibilangin mo lang, ang total nung symbol na circle or ng operation ay 8. Okay? Tapos, kung lalagyan mo ng oras, halimbawa, nag-time study ka, inurasan mo yung mga yun, nakuha mo yung standard time. So, dito hindi pa naman tayo mag-time study sa next part ng lesson natin yun. Dito muna tayo sa mga symbols, mga operation and inspection. So, 8. Okay? So, 8 yung circle or yung operation. So, muna, yung square naman, okay? So, dito may pagka-rectangle. So, okay lang naman, medyo pag nagahawig ng rectangle, okay lang, square or rectangle will do. Okay? So, dito mayroon 3. So, 3 yan yung total niya. So, ito lang naman yung mahalagay yung frequency. Yung time kasi, sa time in motion, time study pa natin gagawin yan. Okay? So, example ito ng outline process chart. Okay? So, dito tayo ngayon sa advantages ng outline process chart. So, it helps to improve shop plant layout kasi nga, pinapakita yung pinaka-sequencing. So, pag nakita ninyo na yung sequencing doon sa outline process chart ay pwede pang ma-improve. So, pwede natin baguhin yung layout ng shop or ng plant. Okay? So, helps in specifying the basic manufacturing system. Kasi nga, sa outline process chart, ang tinutukoy dito is yung mga operation and inspection lang. Kaya yung basic, basic manufacturing system ang tinutukoy nito. Next, helps in determining sequence of assembly and scheduling activities regarding dates of purchase materials and completion dates for fabricated parts. Ayun, from raw materials, acquiring raw materials to finished product. So, nakakatulong siya. To introduce the new techniques specialized with the manufacturing system. Ayun, so kung mag-i-introduce tayo ng isang system, manufacturing system, so dapat ginagamit natin siya ng chart o isa na nga dito yung outline process chart para mas maintindihan nung ating mga stakeholders. Sino ba yung mga stakeholders natin? Yung mga superiors natin sa company, mga managers natin, okay, mga boss natin. So, flow process chart naman or FPC. So, it uses all the 5 symbols and provides the total sum details of the process job under study. So, dito, kumpara sa outline process chart, ginagamit niya yung 5 symbols. Sa outline process chart kasi, 2 lang. So, a flow process chart may be of the following types. First type is man type, in which every symbol is related to his or her activity only. So, kumbaga, yung i-record nyo doon, gamit yung mga symbol, ay naka-base doon sa man type, sabihin doon sa activities ng worker. Next, material type naman, in which every symbol is related to the material naman nung ginagawa ng job. So, makikita yung flow doon, okay? Kada activity is yung movement ng material, okay? So, sa una, movement ng worker, sumunod, movement ng material. Next, data or information in a flow process chart are recorded in a specifically designated form. So, meron tayong forms, okay? Ito nga yung isang example ng form. Ito, ano, cutout lang ito ng form nito, yung man type. This man type flow process chart shows the process from the point of view. So, nasa
point of view or perspective ng worker or ng operator. It indicates that the activities of man throughout the process. Ayan yung example niya. Alam ba, check oil level. Na nag-check yung man o yung worker ng oil level. So, ano siya? Inspection siya. Ayan, no? Square. Sumunod na ginawa niya to oil barrel location. Ibig sabihin, pumunta siya. Okay? Doon sa oil barrel location. Kaya, transportation yon. Tapos, yun yung mga remarks. Halimbawa, dito may remarks siya. Oil barrel is kept at a distance of 250 steps away. So, meron siyang distance. Okay? Nakalagay sa remarks. Number 3, fill the mist oil into machine. So, step by step to guys. So, filling, ibig sabihin, ano na yun? A process na yun. Okay? So, pag-process or operation, circle yun. Next, to the row material storage truck. Ibig sabihin, pumunta siya kasi to the row eh. Basta nakakita kayo ng 2. Okay? So, ibig sabihin, travel yun. So, arrow. Next, identify the raw materials location of required grid. Okay? So, identify mo. So, mag-inspect ka kasi i-identify mo eh. Inspect mo kung ito, dito ba talaga yung location ng raw material na to. Hindi. Next, to the crane location. Oh, pumunta siya ulit sa crane location. Sumunod, move the crane to the desired location. Ayun. Minove niya. Oh, nag-travel siya pa rin. Kasi nag-move eh. Next, adjust the crane rope to hold the bundle insert. Oh, in-adjust niya. Sabihin, merong operation, may process na adjust. Move the rope. Basta makita kayo ng move. Tsaka 2. Ano yun? Arrow yun. Next, remove the wire, separate the bars from bundle. So, ayun, operation. So, meron ka na naman remarks. There are 38 storage racks. So, ito, tungkol lang to dun sa gawain yung remarks. So, ito, hello. So, ito yung example ng flow process chart operator. Okay? So, yan, location. Halimbawa, phytology lab, activity, routine work, ayun, date, operation, operator, sino yung inobserbahan, analyst, o ipangalan nyo ito, yung nagmawa ng chart, yung method and type, present, sabihin yung ginagawa ngayon, tapos yung type, operator. Tapos, ito yung layout, may layout dito. So, halimbawa, andito yung machine 1, machine 2, microscope, patient, okay, may layout. Tapos, summary, and yung operation, number of operation, transport, delay, inspection, storage, time. Okay, so dito may time, tapos distance na rin. Okay? So, yun yung example ng form. So, dito guys, yung mga form, nag-iiba-iba ito, depende sa format na pipiliin natin. Pero, ang essential dito is itong mga symbols and yung mga essentials katulad ng time and distance. Okay? Tapos, itong mga event description. Halimbawa, own seat. So, halimbawa, own seat, nandun siya sa storage. Okay? Halimbawa, may kinuha pala siyang seat sa storage. Kaya, storage yun. Next, to work station. Ibig sabihin, nag-ano siya. Nag-travel siya. Okay? So, ibig sabihin nito guys, mula doon sa opisina niya, baga tenga lang siya doon, pumunta siya doon sa workstation, kaya nag-travel. Tapos ito yung time ng travel niya, 1 minute, tapos may distance na 10 meters. Okay? Tapos next, get new syringe and open a syringe wrapper. Ayun, operation yun. Okay, yung process yun. O, may time din siya. Ano ba, wala namang distance kasi nandun lang siya sa location eh. Next, to patient. Pumunta siyang patient. So, nag-travel. So, meron siyang minutes. May travel na yun. So, papansin nyo guys, lahat ng travel, merong distance. Okay? Tapos lahat may time. Okay? Next, to take blood sample. Process yun. Kasi may process ng paggawa ng blood sample eh. Okay? Yan, meron time. Tapos, to workstation. Naglakad na naman siya ulit. Basta pag may transportation, merong may distance. Next, take glass plate and drop blood sample of plate. So, process yun. So, next, to workstation ulit. Okay, so, ganoon lang guys. Ika-categorize mo lang kada nung ginagawa niya kung operation ba siya, transportation, temporary delay, tapos, inspection ba siya or storage. Sabihin, mula dun sa pagkatenga, kapunta sa trabaho yung storage. Okay? So, ganoon lang. Isa ito sa format. Tapos dito sa baba, ayan, ganun, tinuloy lang. Okay?
So ito parang putol eh, may putol ito kapatol. So makikita lang kasi sa baba ng total ng operation kasi kakopy paste mo lang 'yon dito. Okay? So dito kung magpo-propose ka, halimbawa mai-improve ka dito, sabihin mo, ay ito masyadong mahaba yung tina-travel niya, mai-improve natin, okay? So mababawasan mo yung distance dito sa propose mo, tapos mailalagay mo yung savings. 'Di ba? Isang tinginan lang makikita mo agad yung improvement dito. Okay? So basta dito pag sa operator type ng flow process chart, nandun sa perspective kung anong ginagawa ng operator. Okay, kaya pansin nyo sa mga event description or activities nasa in reference sa operator o sa worker kung anong ginagawa niya. Kaya siya operator type. Okay? Next naman, yung material type. O yung kanina diniscuss natin, yung man or worker type or operator type. Dito naman sa material naman. The material type flow process chart shows the process from the material's point of view utilized during the process. So, sabihin doon tayo nagre-reference sa material, hindi tayo nagre-reference sa worker. Okay? So, paano ba nagkaiba? Tingnan natin. O, example, activity is steel plates in store. So, ibig sabihin, naka-address siya sa materials. Ayan, tinutukoy niya yung steel plates. So, steel plates in store. Ibig sabihin, habang ini-store, ini-inspection siya kasi inspection nakalagay dyan eh. So, move to gas cutting. O move, nagkaroon ngayon ng transportation. Weight cutting, MC being set. Ibig sabihin, temporary, nagkakaroon ng delay. Okay? So, dapat ito, yung weight cutting being set, dapat dito yan sa ano eh, sa D. Okay? So, mayroon nandito ng typo sa nakuha kong example. Okay? So, dapat ito, correction, yung weight cutting MC, dapat dito yung kay D, temporary delay. Tapos, yung itong may storage kasi, store, dapat dito rin yan sa inverted triangle, okay? So, correct lang natin, guys. So, ito, plates cut to size. So, tama naman, circle, okay? Kasi yung mga distance nga, meron pa rin distance siya in meters. Ito, nagkaroon siya ng time study, okay? Next, plates, may mga oras kasi dito sa minutes. Plates cuts to size. So, operation, tama. Move to, transportation. Inspected, dapat nyo inspected dito yan sa square, okay? O, pwede naman combine. So, pwede kayo magdagdag dito ng combine activity. O, ito, mas detailed ang material type. Yan, flow process chart, material type. Ng engine stripping, cleaning, and degreasing. So, yun yung process dito. Kasi nga, pipili ka nga nung trabaho. So, halimbawa, napili mong trabaho ito. Ito yung critical na trabaho, yung engine stripping, cleaning, and degreasing. O kaya, inutusan ka ng boss mo, pag-aralan mo nga yung trabaho na yun. Okay? So, ito ay material type. So, ito, flow process chart. Cross out yung man, tsaka material. Kasi, yung equipment kasi material lang ito, material type. So, chart, halimbawa, chart number 1, sheet number 1 of 1, ibig sabihin, page 1 of 1 to. Okay? So, isang page lang. So, dito, sa kaliwa, subject charted used bus engines. Ibig sabihin, yun yung pinag-aralan niya, yung used bus engines. Tapos, activity, stripping, cleaning, and decreasing prior to inspection. So, yun yung mga process o yung mga gawain doon sa pinag-aralan niya na subject. Okay? Tapos, anong method niya? Present. Yung sabihin yung ginagawa, current. Location niya, doon sa degreasing shop. Okay? Tapos, sa operator, yung operators, halimbawa, mayroong operators doon, lalagyan mo lang ng code. Operator A, B, C, D. Okay? Ito namang clock numbers, coding lang yan. Okay lang yan, kahit wala yan. Halimbawa, gusto nyo lagyan, okay lang naman. Sa coding. Ibig sabihin ito, kung saan siya naka-assign, clock numbers. Charted by, dito nyo lalagay pangalan nyo. Okay? Engineer, yung pangalan nyo. Tapos, approved by, ito yung dito naman sa manager nyo. Okay? Siyempre, manager nyo doon, engineer din malamang. O kaya, mga matataas din yung pinag-aralan. Yun yung mag-approve. Tapos, yung date, kung kailan nyo siya ginawa. Tapos, dito sa kanan naman, yung summary. Halimbawa, yung operation. Ilan yung bilog doon, o yung operation. Lagay mo dito sa present. Halimbawa, 4. Bilangin mo lang. Ilan yung transport doon? 21. So, ang daming transport. Ibig sabihin, marami tayong excess work content. Pwede nating ma-improve. Tanggalin yung, mabawasan, okay, yung transport. Next, delay. O, may tatlong delay. Pwede natin, temporary delay yan, ha. Yung letter D, tatlo. So, baka pwede pa yung matanggal o mabawasan. Inspection, o isa lang inspection. Storage. Storage, isa. Ibig sabihin, nag-warehouse sila. Next, ano yung distance? So, isasam mo lang yung trainable nung worker.
Okay, kung ano ba yung travel niya ng distance, right? In meters. So dito mag-o-observe ka talaga, magko-close observance ka dun sa work. Ano ba? Time, sa time kasi wala pang time. Dito pa lang tayo sa pinaka-pag-chart nung process, okay? Mga activities. So ito description. Unang description, so zoom natin. Unang description, stored in old engine store. So, stored. So, ano yun? Ayun, bisabihin, nagmula siya doon sa storage. So, nag-storage siya agad. Sumunod, engine pickup. Oh, meron siyang pinickup. Ibig sabihin, may kinuha. Pagkakuha, syempre, may dadali niya yung kung saan man. Kaya yan, under siya nitong arrow. Transported to the next crane. Oh, transport, arrow pa rin yun. Unloaded to the floor. O pag unloaded, tinatransport pa rin yun, binababa eh. Ibig sabihin, nililipat ng location, binababa. Next, pick up. O pag pick up din, kinuha. So may transportation pa rin dun. So ang dami pa lang transportation. Next, transported to, so transportation pa rin. Ayan, may nakalagay na distance. Oh. Measurement, 24. Mahalaga rin yan kung may measure nyo. Tapos, dito sa remarks, halimbawa dito kay activity transported to next crane. Okay? Halimbawa dyan. Ang remarks niya, papunta dun sa electric crane. Okay? Yun yung next crane. Tapos, meron niyang quotation mark. Sabihin, electric crane pa rin yung sumunod kasi quotation mark lang eh. Okay, so ganoon lang guys. O, unloaded, transportation, engine strip. O, pag engine strip, sabihin, ni-strip niya yung engine, process yun. Next, main components cleaned and laid out. So, nag-clean siya kasama pa rin sa process kasi yun yung activity or operation na ginagawa. Next, components inspected for wear. O, inspection yun. Kaya nga, ang katapat niya ay, yun, square. Sumunod, parts carried to degreasing basket. O, carried, transportation ulit yun. So, ganun lang guys. Analyze nyo lang, ikakategorize nyo lang kung operation ba siya or process, transportation ba siya, temporary delay ba siya, inspection ba siya, or storage ba siya. Okay, tapos meron lang kayong mga ganyan to. May mga remarks. Halimbawa, by hand. Sabihin, binuhat by hand lang pala. Okay? So, kasi pag nakita yan, isang tinginan lang makikita, oh, ang daming transportation. Pwede natin, baka pwedeng matanggal tong isang transportation na to, mapadali yung trabaho, di ba? Tapos, oh, bakit by hand? Baka mapagod masyado yung ano natin, worker natin, no? So, dapat bigyan natin siya ng equipment na pambuhat. Okay, tapos halimbawa to, total distance, ang tagal niyang naglalakad niyan, 30 meters ba naman eh. Halimbawa, naglakad lang siya, 30 meters. Eh, baka pwede ilipat natin. So, ganun guys, isang tinginan lang, makikita natin yung pwede natin i-improve. So, ito yung essence ng chart. Okay, so to total mo lang, diba, total distance, yung na-measure mo na total distance. Tapos to total mo pa rin dito sa baba kung ilan yung circle, arrow, delay, kasi kaka-copy-paste mo yan dito sa taas. Okay, so dito wala pa tayong time ha. Wala pang time kasi wala pa tayo sa time study. Next, another example ito ng material. So marami akong nakuhang example ng material ng flow process chart. Yan, so pwede niyo pagbasihan ito, okay? So halos same lang din naman sila ng example or ng format, okay? Yung present, material. So halos same lang naman 'yan, top material type ulit. Same lang sila guys ng format. So bahala na kayo kung anong susundin niyo dito. Ang napansin ko lang sa kanila, wala silang combined operation. So, dapat maglalagay din kayo, mag-add na lang kayo ng isa dito na combined operation. Pati dun sa operator, ha, operator flow process chart, magdagdag na lang kayo nung combined kung saan yung circle nasa loob ng square. Pag mayroong nag-operation, tapos may nag-i-inspect na rin at the same time, no, may combined operation. Pero, all in all naman, same lang yung mga pinakita ko dito na format. Okay? So, ano ba yung advantages ng flow process chart? So, una, simplification of operation. Kasi napansin nyo nga, di ba, isang tinginan lang, kumbaga na-simplified yung operation, mas madaling intindihin, kumbaga, para mas madali rin natin ma-improve. Okay? So, simplification of inspection required. Ibig sabihin yung mga inspection na kakailanganin. So, nakikita agad natin. So, next, reduction in waiting time. Siyempre, makikita na natin agad kung ano ba yung matagal na kumakain ng oras dito kasi may time eh. Okay? Kung ano yung pagpo-focusan natin. So, mare-reduce natin yung time na yun pag nagawa tayo ng solution doon.
Next, reduction in periods of temporary storage. O, ayun ngayon kasi yung mga goal natin. Okay? Yung waiting time, tatanggalin, ano, babawasan natin yun. Yung temporary storage din. Ibig sabihin, temporary delay, babawasan din. Reduces work and process time. Ibig sabihin, pwede rin yung trabaho sa pagpa-process kung ma-improve natin. Okay? Mas napadali natin yung trabaho. Okay? So, mas makikita natin sa flow process chart doon sa proposed na na-improve natin yung work. Okay? So, yun yung advantages ng flow process chart. Next naman is itong 200 process chart or THPC. So, the 200 process chart shows the two hands and if the feet are involved, feet also. Ibig sabihin dito, kung yung operator ginagamit yung dalawang kamay niya, yun yung ano, yung ilalarawan natin dito sa chart. Ngayon, kung ginagamit din niya yung dalawang paa, ilalarawan din natin dito sa 200 process chart. Okay? Of the operative moving or static in relation to one another, usually in relation to a time scale. So, ito kasi more on detail dito eh. Kasi bawat galaw ito ng kamay o ng paa, nire-record. Okay? So, ang example niya ay ito. So, ayan. So, 200 process chart. Chart number 1, sheet number 1 of 1. So, ito, example format lang ito. So, ito, pwede nyo naman sundin ito. Halimbawa dito, drawing and part number. Ayan, yung glass tube, 3mm diameter. So, glass tube itong pinag-aaralan. 1 meter original length. So, anong operation doon sa glass tube? Cut to length of 1.5 centimeter. So, saan siya nalolocate? Location, general shop, operator. Sino yung operator doon? Created by, o pangalan nyo dito, yung date. Okay? Tapos yung workplace layout, yung layout. Okay? Pakita nyo kung paano naka-situate yung ginagawa sa workplace. Okay? So, dito, magkakaroon ka lang ng left and right. Sa left, dun yung left hand. Or kaya left foot, pagpaa. Tapos right hand naman, tapos right foot, pagpaa naman. So, ibig sabihin nito guys, habang yung kaliwang kamay, ayan, oh, detalyado kasi ito guys eh. Itong two hand. Okay? Ang ibig sabihin nito, holds tube. Ibig sabihin, habang yung kaliwang kamay, hinahawakan niya yung tube. Okay? So, kumbaga nasa temporary yun. Temporary, or nasa storage pa yun. Okay? Hinahawakan niya. Yung right hand naman, kumukuha naman ng file. Ibig sabihin, kumukuha ng tools. Okay? So, di ba, masyadong detalyado kung ano yung sabay na ginagawa ng kaliwat kanin na kamay. Pinapakita dito. Next to jig, ibig sabihin, yung kaliwang kamay pumunta doon sa, kumbaga ginalaw niya yung kaliwang kamay niya para doon sa jig. Kumbaga kumuha siya ng jig. Okay? Kaya meron siyang transportation. Sumunod, yung kanan naman, habang kumukuha yung kaliwang kamay ng jig, hinahawakan naman niya yung file. So, temporary storage ulit. Or permanent. Dapat kasi dito eh. O dito correction guys ha. Habang hinahawakan kasi, hindi siya permanent kasi ang inverted triangle kasi permanent, di ba? So, dapat nasa diyan. Eh, dito sa example ko, ewan ko ba't mali yung nakailagay. Basta i-correct na lang natin na pag holds file, dapat nandito siya sa D. Okay? Kasi ano lang yan eh. Pag mga holding, ibig sabihin na nahawakan mo lang naman, ibig sabihin temporary delay lang yan. Ibig sabihin, may hinihintay ka lang. Okay? Pag ano kasi, inverted triangle, permanent delay na yun. Okay? Storage na yun pang matagalan. Okay? So, i-correct na lang natin yan ha. Sumunod, insert tubes to jig. O, yung kaliwang kamay, pinasok niya yung tubes sa jig. So, operation yun, binapasok niya. Sumunod, habang ginagawa niya yun, yung kanang kamay naman, file to tube. Ibig sabihin, gumalaw yung kanang kamay niya papuntang tube, pumunta sa tube. Mula dun sa pagkakahawak ng file, pumunta sa tube. Okay? Next, di ba masyado siyang detalyado? Next, presses to end. Okay? So, nag-press daw yung kaliwang kamay niya, kaya process yon. Sumunod, holds file. So, dapat letter D na naman yan. Okay? Hindi yan permanent. Temporary delay lang yan. Okay? So, correction yan. Next, holds tube. Dito kasi nilalagay niya pag holds, permanent. Hindi naman permanent yung pag-hold eh. Dapat temporary lang. Okay? So, take note ha, lahat ng holds dyan, dapat letter D. Kasi temporary lang yan. Next, notches tube with file. O, ito process yan. O, kasi may nina-notch. Ibig sabihin, ginagamit niya yung file na yon para kumbaga kiskisin yung tube. Okay? Next, yung kaliwang kamay naman, withdraws tube slightly. O, withdraws niya. Ibig sabihin, hinila niya. O, parte ng process yon.
Sumunod, holds file. Holds file na naman. Basta yung holds file, take note, letter D yan. Okay? Temporary lang yan. Hindi yan permanent. Hindi yan inverted triangle. So, next, rotates tube. O, parte rin yan ng process. Pushes to end. O, pagpupush, paano rin yan. Process din yan. So, dito guys, masyadong detalyado. Okay? Take note, ha. Tapos, pagtapos mo gawin yan, syempre, isa-summarize mo lang dito. Bawa, ilan ba yung operation sa left hand, ilan ba yung operation sa right hand, okay? Hanggang sa inspection, tas total lang, overall. Okay, so yun yung example ng 200 process chart. Halimbawa, pag sa nagmamaneho naman, o kasama yung paa dun, guys. So, may, bawa, sa driver, kasama yung paa dun. Gagawin natin left and right. Okay? O, ito pa, another example. Okay, so bahala na kayo kung anong format yung gagamitin nyo. Basta yung essentials dyan, yung mga essentials dapat nandito, okay? Tapos tama yung pag-analyze nyo nung activity, kung operation ba siya, yun yung mahalaga, guys, ha? So, dito hindi muna tayo mag-oras kasi wala pa naman tayong time study. So, mamili na lang kayo kung ano yung magiging format nyo, okay? Okay lang naman sa akin sa gagawin yung activity. Pwede itong gamitin nyo. So, same lang din naman yung concept nyan. Sa 200, ito yung left hand, ito yung right hand, okay? Next, advantages of the 200 process chart. Gain an intimate siya knowledge of the details kasi masyadong detailed nga eh, kada galaw, 'di ba, ng kaliwat kanan na kamay nire-record, and study each element of the job. Okay? So the relationships between two in different activities can be established. Okay? So makikita natin yung relationship. Kasi nga naman dapat coordinated yung parte, yung kaliwat kanan kamay ng worker. Kaya dapat mayroon siyang a relationship na makikita. Eliminate or reduce the unwanted motion. O, yun na, magpapasok tayo sa motion study dito. Ma-eliminate natin, dapat minimum lang. Next, give ideas for improvements. Ayun naman yung pinaka-goal natin para mag-improve, and to arrange the best motions in possible sequence. So, kung bawa, naisip natin na, uy, mali itong sequence na to, ah. Dapat ganito, mas nauna to kasi mas madali kapag nauna itong movement na to bago yung pangalawa. Okay? So, yun, pwede tayo mag-propose isa sa advantage yun itong 200 process chart. Okay? Next is itong critical examination. So, pagkatapos natin ma-record yung facts, kailangan natin i-examinate, okay? Or i-examine, okay? So, the facts recorded in the flow process charts are now examined critically. Sabihin, mabusisi. By applying questioning technique. So, ano ba itong mga questioning technique na to? Which involves the following sequence. So, itong sequence ng questioning technique. Unang pagtatanong, okay, halimbawa, ay, ito, mataas yung ano nito, mataas yung distance nito. Dapat pababain natin, o, itong parte na to ng operation, ano to, matagal gawin, so pababain natin yung oras. So, bago mo gawin yun, ito yung mga tatanungin mo muna, okay? Ano ba yung purpose for which the activity is done? Mamaya, hindi, kaya pala naghihintay, kasi ang purpose talaga niya, hintayin, okay? Para, halimbawa, may mga machine kasi na kailangan mo muna maghintay, katulad ng pag-init ng oven, okay? So, alamin muna yung purpose, okay? Bago mo siya mag-proceed dun sa improvement, okay? Kasi mamaya, nalalabag mo na yung pala yung purpose, eh. Edi, mapapasama pala lalo yung process pag hindi mo tinanong muna yung purpose. Next, place at which the work activity is done. Kung saan ba, okay? Saan ba ginagawa yung activity? Halimbawa, ginagawa pala yung activity sa ano, mainit pala eh. Mainit na area. Halimbawa, sa boiler. Alam nyo ba yung charcoal-fired boiler? Ano yun? Isang malaking, parang isang malaking kwarto yon. Tapos, naglalagablab yun. Kasi, kailangan laging may apoy doon. Pag nawala ng apoy doon, hindi maluluto ang product ng company. Doon sa napagtrabahoan ko, ginagamit yung boiler para maluto ang feeds. Okay? Feeds ng company. So, halimbawa, doon yung place na ginawa. Okay? Pinagmatsyagan mo o pinag-obserbahan mo. Tapos nakita mo, eh bakit kaya yung worker na to? Ano, panay labas-labas. Labas-labas doon sa room. Kasi napakainit nun, guys. Napakainit ng kwarto na yun. Kaya understandable yun. Okay? So, bibigyan mo siya doon ng allowance. Next, sequence in which the activity is done. O, doon na nga, i-analyze mo. Kasi, mamaya, mali pala yung nalagay mo sa chart mo. Yung process A napunta sa process C, si C napunta kay A. So, dapat sunod-sunod, okay? Kung ano yung actual, dapat yung nasa analysis mo, okay? Next, person by whom. So, sino ba yung gumagawa? Okay? Mamaya, yung worker pala is PWD.
eh, kailangan mo bigyan siya ng allowances. O yung worker pala, hindi pala siya skilled, o kailangan mo siya bigyan ng training. Okay? So, means by which, kung ano yung way. So, paano ba ginagawa yung trabaho na to? Manual pala ito eh. So, binubuhat pala ito. Okay lang. Normal lang pala. Normal lang pala na matagal pala gawin kasi na manual. Baka naman gusto ni boss na bumili ng equipment para bumilis. Pwede naman para bumilis. Okay, so, pwede nating i-propose yun. Mga ganun. Okay? So, next, with the objective of eliminating, combining, eliminating, sabihin, tatanggalin mo na talaga. Itong delay na to, hindi naman talaga kailangan sa process na yun. Napag-aralan mo na hindi kailangan. Tanggalin yan. Combining, itong process na, itong operation na to, tsaka yung inspection, pwede yan sabay. Okay? Ngayon, kung hindi ka marunong mag-inspect yung gumagawa, tuturuan ka namin mag-inspect para sabay mo nang gagawin. Okay? So, combining activity. Rearranging, mali yung sequence. Bago mag-packaging, dapat doon ka muna sa final touches, finishing product, finishing touches. Okay? So, dapat ma-arrange natin yan. Next, simplifying. Okay? So, dito medyo na-blurred. Simplifying yan. Okay? Simplifying, masisimplify natin yung activities. Kasi hindi naman ibig sabihin na operation siya, hindi natin ma-improve yun. Siyempre, halimbawa, nakita nyo operation. Ano to ah, 30 minutes ginawa. Alamin mo muna, bakit 30 minutes? Mamaya pala, may petics, nagpe-petics lang yung worker. Hindi pala, dapat pala 30 minutes yun. So, alamin mo muna. Mas, dapat masimplify mo yung work na yun. Hindi ibig sabihin na operation, hindi mo na ma-improve. Okay? So, involve in the process. So, ito yung mga question and techniques involved. Una, yung primary questions. Sumunod yung secondary questions. So, ano ba muna yung primary? So, yung mga primary questions, according to questioning technique, the primary questions are as follows. Una nga, yung purpose-based. What is actually done? So, ano ba talaga yung ginagawa dito? Mamaya, hindi naman dapat ito yung nagiging resulta. Okay? Kung ano lang dapat maging resulta, yun lang. Okay? So, what is the activity necessary? Why is the activity necessary at all? O, dito napapasok yung mga step-by-step procedure. Kasi mamaya, requirement pala nung next step, yung unang step. Tapos tinanggal mo, di ba? Hindi na wala na ng requirement. Pwede naman, pinag-combine mo na lang. Ayun, mas maganda, in-improve mo. Okay? So, next, place-based. Ayun nga, saan ba ginagawa? Yung binigay natin example. Bakit sa lugar na yun? Eh, syempre, doon mas kompleto yung equipment. Kumbaga, doon na nakaset up yung mga equipment, kaya doon ginagawa eh. Okay? Next, sequence-based. So, when is it done? O, tuwing gabi ba ginagawa to? Siyempre, magbibigay tayo ng allowance pag panggabi. Kasi mas mahirap magtrabaho sa gabi. Okay? Next, why at that time? So, bakit ginagawa ito sa umaga pa lang? Kasi mamaya mainit na. Okay? Kasi outdoor pala, di ba? Yung trabaho. Next, person-based. Who is doing it? O, sino ba yung gumagawa? Yung expert ba na worker natin o yung baguhan? So, alamin natin. Why by this person? Bakit siya yung gumagawa? Eh, siya yung eksperto dyan. Pinag-aralan niya yan. Ilang years na siyang nagtatrabaho dyan. Okay? So, means-based. How is it being done? O, ano yung paraan? Paano ginagawa yun? Mamaya, automated pala yan. Okay? So, isang tao lang dapat dyan. Bakit lima yung nandyan? Eh, automatic na yan. Pinipindot lang yan. Okay? So, why in that particular way? So, bakit automated dyan? Siyempre, para mapabilis yung process at saka mabawasan na rin yung trabahador doon kasi iba, wala namang ginagawa na. Kasi pinipindot na lang, okay? Mga ganun. So, yung una, itong purpose-based, dyan papasok yung elimination. Bakit? Kasi mamaya walang purpose pala yung ginagawa. Eliminate mo na, tanggalin mo na agad, okay? Tapos itong place-based, halimbawa yung place-based, pwede naman pala sa isang place lang, pwede mo i-combine yun. Yung sequence base, pwede mo i-rearrange pag mali yung ano niya, sequence. Okay? Tapos yung person based, sino-sino ba yung gumagawa? Pwede naman palang isa lang tao gumawa. Iko-combine na natin yung trabaho. O kaya, halimbawa, ikaw muna yung gagawa, susunod siya. Kasi, magkaiba kayo ng ng expertise eh. So, i-rearrange mo yung trabaho. O, simplify means based. Kung paano naman gagawin, dapat ma-simplify yung trabaho. Kaya simplify yun. Okay, nuggets yung primary questions. Next, secondary questions. Corresponding to each answer, kung ano yung nakuha natin doon sa primary question, ito yung susunod na questioning. Okay? Para ma-explore natin yung mga alternatives naman. Para yung secondary. So, example niyan, alternate purpose. Kung ano ba yung alternate na purpose, yun lang ba yung purpose niya? Baka mayroon pang iba. Okay, baka pwede baguhin. Yun lang ba yung lugar niya? Baka pwede baguhin. Yung sequence niya, yun lang ba? Baka pwede baguhin. Person in means, yun lang, baka pwede palitan, baguhin, improve. Okay?
So this methodology makes use of the secondary question given as follows. So ito ngayon yung mga secondary question. Andiyan na papasok yung mga else. What else might be done? Ano pang pwedeng gawin? Baka mayroon pa tayong hindi nagagawa na dapat yung pala yung gawin natin para mas maging tumaas yung productivity ng company. What, where else might it be done? Saan ba pwede? Mamaya, pwede naman palang doon na lang mismo sa isang location, lumayo pa tayo. When else might it be done? O, kailan ba? Baka pwede naman gawin din to sa panggabi, hindi lang pang araw, di ba? So, who else might do it? O baka pwedeng turuan mo na yung bago na yun. Hindi lang ibig sabihin na yung mga datihan yung gumagawa, yung mga bago, at gumagawa na rin ng trabaho na yun. Okay? So, how else might it done? So, paano nga ginagawa? Yun yung pinaka tanong dun kung paano na i-improve. Next, by answering the primary and secondary questions, we use the systematic critical examination. Yun, no? Nakakasunod na tayo sa systematic kasi meron tayong step-by-step scrutinizing the problem, okay? In order to involve a better method of doing the work. Okay? So, yun naman pinaka goal natin para for the betterment of the work. Kasi tayo as IE, wala tayong sinasabing best eh. Wala tayong kinoconsider na best. Okay? Best method yan. Wala. Lagi lang tayong better kasi continuous improvement tayo. Once na ma-improve natin yung isang bagay, isang method, hindi natin sinasabing best yan. Ibig sabihin, meron pang ma-improve. Kaya puro lang tayong better. Okay? So, continue. O, ito, last part na to ng slide. Okay? So, last part. As a result, one can develop a better method in light of the obtained answers to the following questions. So, pagkatapos natin magawa ng lahat ng iyon, magkakaroon na tayo ng mga sagot dito. What should be done? O, ito pala yung dapat gawin. Where should it be done? O, dito pala gagawin yon. At ito pala, tuwing ganito pala gagawin. At ito dapat yung worker na yung gagawa na yan. Okay? Tapos ganito niya paano gagawin. Okay? So, lahat yan masasagot natin. Okay?